Magandang buhay! Tayo muli ay mag-aaral ng edukasyon sa pagpapakatauten. At ang pag-uusapan natin ngayong araw ay tungkol sa mga hakbangin tungo sa pagpapatibay ng moral na paninindigan. Handa ka na bang matuto? Tara na, simulan na natin! Ang pagpapatibay ng moral na paninindigan ay isang mahalagang proseso upang maitaguyod ang kasagraduhan ng buhay. Ang kasanayan sa paggawa ng moral na pagkapasya ay nahuhubog mula sa pag-unawa at mabisang pagsusuri ng mga isyu at gawain na may kinalaman sa ating pang-araw-araw na karanasan. Kasama rin dito ang mga natutuhan natin mula sa mga huwarang modelo na ating nasaksihan katulad ng mga magulang natin, teacher at ilang mahalagang kinatawan ng simbahan at pamahalaan. Mahalaga rin ang mga relasyon na nabuo mula sa pakikipagkaibigan at ilan pang mga mahalagang ugnayan. Sa kabila ng impluwensya ng ating mga natutuhan, mahalaga na mayroon kang pansariling pahayag at paninindigan tungkol sa mga gawaing taliwas sa batas at sa kasagraduhan ng buhay. Alam nyo rin ba na bate kay Corey at Kalyanan noong 2007, sabi nila, meron daw tayong pitong hakbangin at gabay sa paghubog ng mga moral na paninindigan. Ang mga prosesong ito ay kombinasyon ng paggamit ng iba't ibang kakayahan ng tao gaya ng intelektual, emosyonal, moral, at espiritual. Isa rin itong sistematiko at holistic na pagdulog mula sa or para sa pagkapaunlad at pagkapatibay ng moral na pagkapasya. So simulan natin sa una, kilalanin at pag-aralang mabuti ang issue. So sa pagkilala natin ang issue, mahalaga na kumuha tayo ng mga data at ng mga impormasyon ukol dito. Nangangahulugan ito ng masigasig at systematic na pananaliksik sa lahat ng napapanahong datos at perspektibo. Kasama rin dito ang pagsusuri ng lahat ng salit na may kinalaman sa issue gaya ng personal at social na sitwasyon. Sa prosesong ito rin, mahalaga na nasasagot ang mga tanong na kumakatawan sa kalikasan, motibo at mga salit na may kinalaman dito. So magsaliksik ng mga information mula sa iba't ibang sanggunian gaya ng books, babasahin, website at iba pa na makakatulong upang magkaroon ng maliwanag na pag-unawa sa lawak at lalim ng issue. Ikalawa naman, suriin ang mga potential na issue. So napapaloob sa process na ito ang pagtala ng mga kaugnay na issue mula sa mga datos na nakalap. Kasama rin dito ang pagsusuri ng mga moral or ethical, legal at medical o pangkalusugang issue. Suriin din ang mga karapatan at responsibilidad na nasasangkot tulad ng sino ang kailangan bigyan ng proteksyon. Bigyang pansin din natin yung kasagraduhan ng buhay, karapatang pantao, potential na may masamang bunga, mapanagutang pangangalaga at responsibilidad sa lipunan. Ikatlo, balik-aralan ang mga kaugnay na etikal na pamantayan mula sa institusyonal hanggang sa universal. Matapos mong makilala at suriin ang mga mahalagang impormasyon at potensyal na issue, magsaliksik naman ang mga etikal na pamantayan kaugnay ng issue. Maaaring sumangguni sa mga moral na pamantayan ng pamahalaan, simbahan at ilang mga institusyon. Bawat profesyon ay mayroong kolektibong code of ethics na maaaring gawin batayan ukol sa pagsusuri ng issue. Maaaring mo rin gamitin ang universal na batayan ng kabutihan, katarungan, karapatan, kabutihang panlahat at kagalingang panlipunan bilang mga pamantayan sa pagsusuri ng mga issue. Ika-apat, sumangguni sa iba't ibang tao. Dahil ang moral na pagkapasya ay critical na proseso, ugaliing sumangguni sa mga taong makakapagbigay sa iyo ng kaliwanagan ukol sa issue. So ang prosesong ito ay mahalaga dahil sa makakapagbigay ito sa iyo ng malawak at malalim na perspektibo ukol sa issue. Ilan sa mga maaari mong kausapin ay teacher, counselor, mga parents o guardians, leader ng simbahan or sino man na makakapagbigay ng kaukulang paliwanag tulad ng doktor, abogado, nurse at iba pang profesyon. Gawing gabay ang mga batayan sa pagbuo ng pagkapasyang moral na natalakay sa naunang bahagi ng ating mga aralin. Okay, ipagpatuloy natin sa ikalima, isaalang-alang ang lahat ng posibleng hakbangin na maaaring maisagawa. So ito ang proseso ng brainstorming na kung saan ang lahat ng posibleng aksyon ay maaaring maihanay. Nangangailangan ang prosesong ito ng masigasig at critical na pag-iisip ng parehong short-term or long-term na aksyon ukol sa issue. Kadalasan, nagagawa ang prosesong ito sa pamamagitan ng paglilimi-limi ng iba't ibang mga impormasyong nakala mula sa mga pananaliksik at sa mga taong sinangguni. Ito ang antas kung saan nilalagom ang lahat ng mga naunang hakbangin.
Sumunod, itala ang lahat ng kahihinat na, positibo man ito o negatibo, ng bawat hakbangin at posibleng mga aksyon. Mula sa mga naitalang aksyon, suriin ang magiging bunga nito. Mabuti o masama sa mga taong maaapektuhan nito mula sa individual, pamilya at lipunan. Gamitin ang batayan ng benepisyo kung ihahambing sa perwisyo. Suriin din ang bawat aksyon ayon sa batayan ng katarungan, karapatan at kabutihang panlahat ng lahat ng kasangkot sa isyong moral. At ang pinakahuli, magpasya tungo sa pinakamabuti at angkop na hakbangin o aksyon. Mula sa maingat na pagsusuri ng mga hakbangin at potensyal na kalalabasan, gumawa ng pagkapasya. Kasama rito ang pagkakaroon ng paninindigan at pagkilos ayon sa napiling paninindigan. Kadalasan, nangangahulugan ito ng paglalahad sa iba't ibang tao sa paninindigan at pagkakaroon ng pananagutan ukol dito. Para sa ilan, nangangahulugan ito ng aktibong pagsanib sa mga organisasyon na nagtataguyod ng kasagraduhan ng buhay gaya ng pro-life o kaya ay pag-alathala ng mga perspektibo sa internet at mga social media o fora. I hope ay meron tayong natutunan mula sa araw na ito. Lagi nating tatandaan, manatiling mabuting tao at maraming salamat. Paalam!